Good morning. Good morning po. Good morning. Good morning po. Good morning po. Good morning to my beautiful teacher. Oh, question lang. Meron pa ba sa inyong hindi nakapagsagot ng written assessment 2? Ang wala naman. Sige. So that's good. Okay, okay. Okay, so let's proceed. Week 6, application and... Okay, okay. Now this one. So start na tayo, ha? Para hindi tayo makapagsayang ng time. Recording na, yes. So this is our topic for today. Real-life application of evaluation of function and composition of functions. So itong composition of functions, dito tayo mag-start. Parang evaluation of functions din siya, operation of functions. Ang gagawin lang natin dito ay imamanipulate natin yung input sa loob ng function. So pwede tayong merong isang function, merong dalawa. So ang gagawin natin doon ay idedetermine natin yung kung alin sa kanila yung input. So ang dito kasi sa composition of function, it is a function inside of a function. So that is what we call a composition of function. Tapos i-evaluate natin siya. O sa madaling salita, yung input ng isang function ay function din. Okay, ganon yung composition of function natin. So ikaw na lang yung magde-determine kung alin yung gagamitin mong input, kung paano mo babasahin or kung paano mo i-express yung hinahanap. Kung paano mo i-interpret yung hinahanap. Okay, so let's start with the composition of functions. And ano ba ito? So the composition of function f with the function of g is written as ganito, f of g of x, yan, or f composed of g of x. So ito, f composed of g of x equal lang din siya sa f of g of x. So, ayan yung composition of function natin. So, ito yung mathematical expression niya. Ito yung magiging base natin. Okay, pag nakakita kayo ng ganito, f composed of g of x, so meron tayong dalawang function. Meron tayong function of x and function of g. Ang gagawin natin dyan, pagka pinahanap kayo ng f composed of g of x, yung g of x, yung function sa kanan, yun yung magiging input ng function sa kaliwa. So in this case, meron tayong f composed of g of x. So ibig sabihin, yung function sa kanan, which is yung g of x, siya yung i-input mo as the value of x sa function ng f of x. Okay? F composed of g of x. And then pwede rin siyang i-express as this one, f of g of x. So, mas madali ito, intindihan, I think. Kung makikita nyo, kung maaalala nyo pala, last time, sa evaluation of function natin, meron tayong hinanap na f of n minus 2. So, sabi natin, yung value ng x, dun sa f of n minus 2, is lahat ng nasa loob ng parenthesis. So, ito ay f of x lang na ang input ay g of x. So, yun yung ating composition of function. Okay? Eman, paano naman po yung x sa g of x? So, depende yan kung merong given na value. Certain given na value. Halimbawa, pinahanap ka ng f composed of g of 1. So, ibig sabihin, magkakaroon ka ng f of g of 1. Yung 1, isa-substitute mo sa g of x. Tapos, pag nakuha mo yung value ng g of 1, kasi yung x, ang value ng x mo ay 1, yun naman yung isa-substitute mo sa f of x. Okay? Hindi
hindi kapag kami binigay dito na value ng 1, isa-substitute mo rin siya sa f of x. Hindi ganon. Kasi ang magiging input na natin dito sa composition of function para sa ating f of x and g of x ay itong g of x. So pag binigyan ka ng specific value ng x dito, halimbawa nga, for example, ay 1, yung 1 na value ng x, kay g of x mo muna isa-substitute. Okay, pag nakuha mo na yung value ng g of x with the given value of x na 1, saka mo yun isa-substitute sa f of x. So yun lang yung composition of function natin. Function sa loob ng function. Okay? So let's have an example para mas maintindihan natin. Example 1. Given that f of x is equal to 2x plus 5 and g of x is equal to x minus 3. Find f composed of g of x and g composed of f of x. In this example, we have two functions. We have f of x equal to 2x plus 5 and g of x equal to x minus 3. So meron tayong dalawang hinahanap. Meron pinapahanap sa atin na una, f composed of g of x, and then yung pangalawa, binaliktad naman, g composed of f of x. Okay? So unahin natin itong f composed of g of x. So solution. First, of course, write your given. Para mas malinaw, meron tayong f of x is equal to 2x plus 5 and g of x is equal to x minus 3. So ang uunahin nating isolve is this one, f composed of g of x. So sabi dito sa mathematical expression natin kanina, f composed of g of x is also equal to f of g of x. Okay, so isinulat lang din natin yan dito sa part na to. F composed of g of x is equal to f of g of x. Okay, so ano ibig sabihin nun? Sabi natin kanina, pag nakakita tayo ng ganito, yan, yung function sa kanan, which is yung g, in this case, g, yun yung magiging input ng function sa kaliwa, which is f of x. So, ang gagawin natin, yung g of x, katulad nito, yung g of x ay i-input natin, entirely g of x, i-input natin sa f of x. Sige, drawing nga natin. So, itong g of x, ito, this one, i-input natin kay f of x. Okay? So itong value mismo, siya yung, itong x minus 3 na g of x, siya yung magiging value ng x ng f of x. Okay? So let's proceed. F of g of x also equal to f of x minus 3. So saan natin nakuha itong x minus 3? Ayan yung g of x natin. Okay, so substitute lang sa lahat ng x sa f of x. So sa output side, meron tayong 2 times x. So itong 2 times x natin, yung x dyan, papaltan mo rin ng g of x, which is x minus 3. So magkakaroon tayo ng 2 times x minus 3 plus, of course, our constant 5. Okay, huwag niyong kakalimutan yung constant. After that, after natin i-substitute yung g of x sa f of x, evaluate, simplify. So dito sa 2x minus 3 na to, 2 times x minus 3, distributive property lang ang gagamitin natin dyan. 2 times x, 2x. 2 times negative 3, negative 6x. And then of course your constant plus 5. So combine like terms, 2x minus 6x plus 5, meron tayong dalawang constant. So negative 6 and positive 5. Negative 6 plus positive 5, we will have a value of negative 1. And then bring down na lang yung mga walang like terms.
So 2x minus 1, this will be the value of our output. And of course, write yung f of x minus 3 equal to 2x plus 1. This will be our final answer. Equal lang din to sa f of g of x dito. Tama? Kasi itong x of 3 naman ay equal lang din, as stated in this function, ang x of 3 naman ay equal lang din sa g of x. Mas specific lang tong sa final answer natin. Kasi ito na mismo yung sinubstitute natin sa f of x natin. Pero f of g of x pa rin to, wherein yung f of g of x natin ay equal dito sa f composed of g of x. So this will be the answer, final answer for our f composed of g of x, or f of x minus 3. And f of x minus 3 is equal to 2x minus 1. Okay, function, sa loob ng function. O, next one, next part. Ito naman, binaliktad lang. Kung mapapansin nyo, g composed of f of x naman. Yung f, yung nasa kanan naman, and then yung g yung nasa kaliwa. So, anong ibig sabihin nito? Sabi natin kanina, pagka composition of function, yung ganitong format, yung function sa kanan will be the input of the function nung nasa kaliwa. So, yung f of x, yun naman yung i-input natin sa loob ng g of x. So, yung f of x yung magiging value ng x sa g of x. O, erase muna natin to. Yan. So, in this time naman, etong f of x natin, yan, will be substituted dito sa x, sa g of x natin. Ayan. So, f of x is equal to 2x plus 5. So, ganun pa rin. Huwag kayong malilito. Hindi dahil binaliktad natin ito, babalikta rin natin yung function. So, hindi ganun. Hindi natin ginalaw yung f of x equal pa rin yan sa 2x plus 5. Yung g of x equal pa rin yan sa x minus 3. Saan lang magbavary? Kung alin yung input ng ano. Okay, in this case, yung kanina, f composed of g, since g yung nasa kanan, siya yung magiging input ng f. So dito naman, sa pangalawa, sa g composed of f of x, si f yung nasa kanan. Therefore, siya yung i-input natin sa loob ng g of x. Okay, yun lang yung huwag nyong kalimutan para hindi kayo malito. Yung nasa kanan, pag dito sa composition of function, yung nasa kanan ng bilog, yun yung input ng function na nasa kaliwa ng bilog. Okay, so let's find out kung ano yung magiging output ng g of f of x. So again, write the given. As you can see, yung mga given natin ay wala tayong ginalaw dyan, di natin pinagbaliktad or something. F of x equal pa rin kay 2x plus 5. G of x equal pa rin kay x minus 3. Now, dito pa rin tayo magfo-fall. So, ang hinahanap ay g composed of f of x. So, pag ito nagkabaliktad, g composed of f of x, edi mababaliktad lang din ito. G of f of x. So, ganito yung magiging itsura ng ating equation as a base para sa composition of function. This one. Ayan. G of f of x is equal to g of f of x, or g composed of f of x. So, as you can see, yung f of x, yung naging value ng x para sa g of x. Okay? Lagyan natin ng ibang kulay to para mas kita niya. Ayan. So, g of x, yung f of x, in-input mo lang sa g of x. So, yun yung composition of function natin for that. So, substitute natin yung value ng f of x sa ating g of x.
So meron tayong f of x is equal to 2x plus 5. So itong 2x plus 5 na to, i-substitute mo siya sa lahat ng x sa g of x. So g of x, we will have g of 2x plus 5 o g of f of x pa rin to ha. Itong 2x plus 5 equal yan sa f of x. So equal pa rin tayo dito. Okay? G of 2x plus 5 is equal to 2x plus 5. So saan ang galing itong 2x plus 5 dito sa x? Itong x na ito, sa g of x, pinalta natin ng 2x plus 5. And then, your constant, minus 3. After that, evaluate, simplify. So, combine like terms na lang tayo dito. Wala namang coefficient itong x na to. So, wala na tayong i-distribute. 2x plus 5 minus 3, combine like terms. Meron tayong dalawang constant, positive 5 and negative 3. So, 5 minus 3, we will have positive 2. Bring down yung mga walang like terms. So, 2x plus 2. This will be the result of g composed of f of x. Okay? So, equal lang din yan. G of 2x plus 5 is equal to g of f of x. Since yung f of x natin is also this one. Yan. And then, etong g of f of x na nga natin ay equal sa g composed of f of x. So, our final answer is g of 2x plus 5 is equal to 2x plus 2. Okay, so ano makukonclude natin sa problem na to? O, hindi pala ibig sabihin, dito pala sa composition of function, kahit na pareho yung value ng function, tapos pinagbaliktad yung composition, hindi pala ibig sabihin nun equal siya kahit pareho yung function na ginamit natin for that. Okay? So as we can see dito, f of g, tapos binaliktad, ginawang g of f. Kahit pareho yung f of x natin, hindi natin binago, and yung g of x, magkaiba pa rin yung nakukuhang sagot. So hindi natin pwedeng i-assume na kahit pareho or the same yung f of x and g of x, pag sa composition of function, pinagbaliktad siya, hindi siya equal. Okay, yun yung tatandaan nyo. Kahit same yung function na ginamit, tapos pinagbaliktad yung sa composition of function, yan, f of g and g of x, that doesn't mean na equal siya. Katulad nitong ating example, itong f of g of x natin or g of x sa loob ng f of x, nagkaroon tayo ng output na 2x minus 1. Dito naman sa pangalawang hinahanap, which is yung f of x sa loob ng g of x, nagkaroon tayo ng output na 2x plus 2. So, that's it for our composition of function. Pero meron pa tayong ibang examples din, and tuturuan ko kayo na calculator technique about this composition of function. Okay. So same hinahanap lang din, f of g of x and g of f of x. Pero iba na yung value ng f of x and iba na yung value ng g of x. Para sa example number 2 natin. Okay, let's read. Given that f of x is equal to 5 minus 3x and g of x is equal to x squared plus 4, find f of g of x and g of f of x. Then evaluate them both when x is equal to 3. So, meron ng value ng 3, pero mamaya pa yan. Ito muna yung unahin natin. Find f of g of x or f composed of g of x and g composed of f of x. Itong
circle na to, basahin nyo na lang siya as composed of. Okay? G composed of F of X. Yun. And then F composed of G of X. Let's find the F composed of G of X first. Dito muna tayo. So for our solution, of course, first write your given. F of X is equal to 5X minus 3. Yan. And then G of X is equal to X squared plus 4. Now, anong hinahanap sa atin? F composed of G of X. So sabi natin kanina, pagka pinahanapan tayo ng ganito, yung may composed of, yung function sa kanan will be the input of the function sa kaliwa. So, may I ask you, sa tingin nyo, ano yung magiging input? Tapos, alin yung function na i-inputan dito sa case na to? Miss Lieva. Try lang po, Miss. Yung input ko is ano po, x squared plus 4. G of x is equal to x squared plus 4 po. Tapos yung i-inputan po is yung f of x is equal to 5 minus 3x. Tama po ba? Okay, thank you, Miss Lieva. Sabi ni Miss Lieva, dito daw sa case na to, sa composition of function na f composed of g of x, yung g of x daw is equal to x squared plus 4. Ito daw yung i-input natin sa loob ng f of x, which is equal to 5 minus 3x. So that is correct, Miss Lieva. Thank you. Thank you rin sa mga nagre-raise ng hand. So tama, ganun yung gagawin natin. Itong g of x natin, i-read natin, which is x minus 4, yan, g of x. Input natin sa loob ng f of x. So, drawingan uli natin para kita nyo. Itong x squared na ito, plus 4, i-input mo dito sa loob ng f, ng function of f. Okay? So, anong gagawin natin dyan? F of g of x. So, ano ba yung g of x natin? X squared plus 4. So, magkakaroon tayo ng f of x squared plus 4, g of x pa rin yan, is equal to 5 minus 3 times x squared plus 4. O saan naman nang galing tong x squared plus 4? Sa output side, dito yan. Sa x ng f of x. So, sinubstitutan mo lang din ng x squared plus 4 yung x doon sa f of x. Okay? So, dito, beware kayo dyan. Huwag niyo yung ipag-a-add ka agad. So, hindi pwede kasi meron pang nakamultiply kay 3. So, ingat kayo sa mga ganon. Since meron tayong coefficient ng x dito, which is negative 3, meron tayong gagamitan ng distributive property. So, let's perform a distributive property on this part. So, negative 3 times x squared, we will have negative 3x squared. Negative 3 times 4, negative 3 times 4, we will have a value of negative 12. And then, of course, bring down your constant. O, pag nandito na tayo sa step na to, combine like terms lang. Si negative 3x squared, walang like terms siya. So, baba nyo lang siya, negative 3x squared. Then, 5 minus 12. 5 minus 12, that will give us an output of negative 7. So, magiging answer natin para dito sa example na to, na hinahanap ay f composed of g of x or g of x sa loob ng f of x is equal to negative 7 minus 3x squared. So that is our final answer for this part, f composed of g of x. Next one naman, we have g composed of f of x naman.
So observe nyo lang yung symbol na ito, composed of, yung nasa kanan, yung input ng, yung function sa kanan, yung magiging input ng function sa kaliwa. Okay? So for our solution, for this part, of course, write your given. Di naman nag-iba. F of x is equal to 5 minus 3x pa rin. G of x is equal to x squared plus 4 pa rin. Ang difference lang ay yung hinahanap. So, this time ang hinahanap sa atin ay g composed of f of x. Okay? So, sabi natin kanina dito sa may composed of yung nasa kanan, input ng function na nasa kaliwa. So, equal lang din yan dito sa g of f of x. So, this time, kabaliktara naman. Yung f of x naman yung i-input natin sa g of x. So, this one will be the input. Ating f of x. Yeah. So, itong f of x mo, yan, will be the input for the g of x. Yan. So, magkakaroon tayo ng f, g of f of x, g of 5 minus 3x. So, ano nga ulit itong 5 minus 3x? 5 minus 3x. F of x. Okay, yun lang yung in-input natin sa loob ng g of x. Yung f of x. And after that, substitute lang din sa iba pang x sa g of x. We will have 5 minus 3x squared plus the constant 4. Then evaluate lang ano nga ang ginagawa natin dito sa merong two terms tapos may squared. Ang gagamitin natin dyan ay FOIL method. So FOIL method nyo lang yan, magkakaroon tayo ng result na 9x squared minus 30x plus 25 and of course your constant 4. So evaluate, simplify, combine like terms. 9x squared, walang like term. Negative 30x, wala. So, meron lang tayong pareho na constant. Dalawa, 25 and 4. So, positive 25 plus 4, that will give us an output of positive 29. So, yung g composed of x natin na equal kay g of f of x, na equal kay g of 5 minus 3x. So, mas specific lang to kasi itong 5 minus 3x naman, equal lang din siya kay f of x. Okay, as stated sa ating given. Ayan, f of x is equal to 5 minus 3x. So, mas specific lang ito kung ano yung sinubstitute natin. Yun yung inilagay natin dito sa input ng g of x. So, g of 5 minus 3 of x is equal to 9x squared minus 30 plus 29. So, that will be our final answer for g composed of f of x. Okay, so, sa last part naman, meron kasunod, may kadugtong yung ating example. Then, evaluate them both when x is equal to 3. So, evaluate natin itong f of g of x and g of f of x kapag ang value ng x natin ay 3. Okay, let's start with this one. F composed of g of x. Yan. A solution, if x is equal to 3, saan ang galing to? Sa given. Evaluate them both with x is equal to 3. Ayan, sinabi sa given. So, for your solution, if x is equal to 3, nasa f composed of g of x tayo. Kaya, anong gagawin natin dyan? Itong, para mas ma-visualize nyo. Ang hinahanap sa atin ay f of g of 3. Okay? Na equal kay f of g of 3 lang din.
Okay, sinubstitute lang natin yung x dito sa mathematical expression ng composition of function. Ah, ayan, ito mismo yung hinahanap. So, meron tayong given na value of x. Anong gagawin natin? Ang una mong gagawin dyan is, i-simplify mo muna since meron ka ng value ng g of x. So, pwede mong i-simplify muna si g of x using the given value bago mo siya isa-substitute kay f of x. Okay? So, hindi ibig sabihin na may binigay na value na 3 kay f of x, eh yun lang din yung isa-substitute mo kay f of x. So, hindi yun. Itong 3 na to ay para kay g of x. Tapos, yung magiging result ng g of 3, yun yung isa-substitute natin sa f of x. Okay, so start muna tayo dito sa g of 3. So, if x is equal to 3, of course, write your given. G of x is equal to x squared plus 4. So, substitute 3 to all the x variables. We will have g of 3 is equal to 3 squared plus 4. So, dito lang din yan galing. Pinalta natin tong x na to ng 3. So, we will have 3 squared plus 4. And then, simplify. 3 squared or 3 times 3. That will give us a value of 9 plus 4, which is your constant. So, 9 plus 4, parehong constant, pwede nating i-evaluate. It will give us a value of positive 13. So, yun pala yung value ng ating g of 3. A function natin na g of 3, which is equal to 13. Okay, so i-red natin siya. Yan, g of 3 is equal to 13. Ngayon, para mahanap mo yung okay ka na dito sa part na to, dito sa part na to, nakuha mo na yung value, yung specific value. Kapag ang value ng x sa g of x ay 3, meron tayong 13. After that, itong 13 na to, which is yung value ng g of 3, isa-substitute mo ngayon sa f of x. Okay? So, this one. Ayan. So, meron na tayo nito. Value niya na ay 13. Write muna your given, yung f of x is equal to 5 minus 3x. So, wala tayong binabago dyan kung ano yung binigay. Yun lang yung ginagamit natin. F of x is equal to 5 minus 3x. After that, ang sabi para mahanap natin itong f composed of g of 3, kailangan yung g of 3 natin, isa-substitute natin sa loob ng f of x. So, drawingan ko ulit para makita natin. Itong g of x, wherein yung value ng x ay 3, isa-substitute mo doon sa input ng f of x. Okay? So, kanina na-solve natin na yung value ng g of x is 13. Kaya nagkaroon tayo ng f of 13. So, g of x lang din ito. Ngayon, g of x is equal to 13. So, f of g of x or f of 13 is equal to 5 minus 3 times 13. So, substitute lahat ng value ng g of x or ng 13 sa lahat ng x sa f of x. So, we have f of 13 is equal to 5 minus 3 times 13. So, distribute negative 3 times 13. That will give us a value of negative 39. So, positive 5 minus 39, negative 34. So, our final answer will be f of 13 is equal to negative 34. Okay, for our calculator technique, sige, gamit na tayo ng calculator. Wait lang.
Saan na yung aking calculator? Casio, ayun. Yan. So, para sa composition of function, of course, meron din tayong calculator technique for that. Ayan. Kita nyo ba yung calculator natin? Kita na ba? I mean, like, okay, thank you. So, ayan. So, solve natin yung ating example number 2, yung f composed of g of x kapag ang value ng x natin ay 3 para sa g of x. Okay, so ang una mong gagawin, f composed of g. So, sabi natin kanina, kapag composition of function, yung nasa kanan ng bilog, that will be the input. And yung nasa kaliwa na function, yun yung pag-i-inputan. So, para sa calculator technique natin, uunahin muna natin i-evaluate yung input. So, after that, pag na-evaluate na natin, may value na yung input, saka natin isa-substitute doon sa function sa kaliwa. Okay, in this case, f of g of 3. Ang gagamitin natin, ang input natin ay g of x. So, x squared. Paano tayo magta-type ng x? Click mo lang yung alpha, tapos yung close parenthesis. Magkakaroon ka ng variable x. Tapos squared, yan, x squared plus 4. Okay, ito na yung input natin. O, after that, anong gagawin mo? Pindutin mo lang yung calc. Yung nasa ilalim ng shift. Meron tayong shift dito. Sa upper left, sa ibaba nun, merong calc. Wala ka nang ibang pipindutin, pindutin mo lang yung calc lang. So, after nun, tatanungin ka, what is the value of the x? Meron dyang x tapos question mark. Ano ba yung given na value ng x natin dito sa problem na ito? Evaluate them both when x is equal to 3. So, 3 ang value ng x natin sa g of x. So, ilalagay mo lang dyan, pindutin mo lang yung 3, and then equal. So, ayan. Ito yung value ng ating g of x kapag ang value ng x mo ay 3. So, 13, tama naman, hindi na tayo nag-evaluate si calculator na ang gumawa nun. So, for checking, para ma-verify nyo yung mga answers nyo, pwede kayong gumamit ng ganito sa calculator. Type nyo lang yung function, tapos calc, tapos lagay nyo yung value ng x, ibibigay niya na sa inyo yung result. So, siya na yung magsasubstitute. After that, meron na tayong g of 3, which is equal to 13. Type mo naman yung f of x mo. So, 5 minus 3 times x. So, alpha, close parenthesis. Nagkaroon tayo ng variable x. And after that, pindutin mo lang ulit yung calc. Kung naaalala mo yung value ng g of x, 13, pwede mo yung i-type dyan ay 13. Kung hindi naman, and na-solve mo siya before this one, pindutin mo lang yung answer. Okay, yun yung tinitreat nyo na answer, yung result na sinolve mo before this one. So, in this case, in our case, 13 yung result natin kanina. So, 13 yung masasubstitute sa f of x natin, which is right kasi yun yung kailangan natin, f of 13, which is f of g of 3. So, after you click the answer, equal lang. Ayan. Ito na yung magiging result ng ating f composed of g of 3, negative 34. So, mas mabilis siyang i-verify sa calculator. Pero of course,
manual pa rin tayo for our calculation. So to be clear lang and for your information pala, kapag nahihirapan kayo sa written assessment, pwede namang magtanong kay ma'am, pa-check niyo yung solution niya sa akin para sure na kayo sa isasagot niyo, hindi na kayo mababother kung tama ba o mali. So, pwede naman yon, hindi ko naman pinagbabawal kung meron kayong solution. Hindi ko po makuha yung final answer dito sa certain number na to. So, send niyo lang sa akin yung solution tapos check ko kung saan kayo nagkamali. Para bago niyo maipasa yung written assessment niyo, sure na kayo sa answer niyo. So, ganun lang yung ating composition of function and yung calculator technique for that. O, next one. Meron tayo ditong pangalawang hinahanap, yung GO composed of F of X naman. So, of course, yung value pa rin ng X ay 3. So, pareho naman sila. Evaluate them both when X is equal to 3. So, ito yung hinahanap natin. G composed of F of 3 is equal to G of F of 3. Again, so inuulit-ulit ko para matandaan nyo. Sa, dito sa ganitong composition of function, titingin kayo sa bilog. Tapos yung nasa kanan, siya yung magiging input. Yung nasa kaliwa na functions, siya yung pag-i-inputan. Okay? So, para mahanap natin tong g of f of 3, unahin muna natin tong hanapin, yung input, yung value ng f of 3. Okay? If x is equal to 3, para sa ating solution, saan ulit nang galing yung x is equal to 3? Dito. Sa given, evaluate them both when x is equal to 3. So, if x is equal to 3, substitute mo lang, of course, write your given muna, and then substitute mo itong 3 sa lahat ng x sa f of x. So, we have simple evaluation of function lang din, yung katulad ng ginawa natin last time. F of 3 is equal to 5 minus 3 times 3. So, distribute or multiply negative 3 times 3. O, baka malito kayo dito. Again, inuulit ko, hindi yan pwedeng i-add or i-minus kasi meron pang kailangan i-multiply kay 3. So, PEMDAS rule lang lagi. Negative 3 times 9, we will have negative 9. 5 minus 9, negative 4. So, ito yung magiging value ng input natin para sa g of x. So, yung f of 3, di ba, as you can see here, yung f of 3, yung input ng g of x. Kung maaalala nyo last time, ang sabi natin, sa isang function, yung input niya ay lahat ng nasa loob ng parenthesis. So, hindi siya hiwa-hiwalay. So, lahat yon, lahat ng nasa loob ng parenthesis. Eh, in this case, nasa loob ng function ng g of x yung f of 3. So, therefore, ang isa-substitute natin dito sa f of 3 na ito ay yung value na na-solve natin para sa f of 3, which is negative 4. So, write our given muna, g of x is equal to x squared plus 4. So, ito lang din yan, binaba lang natin dito. And after that, substitute ang alin po yung f of 3. Eh, saan ba equal si f of 3? Kay negative 4. So, malinaw na, yun yung isa-substitute natin. Saan natin isa-substitute? Doon sa g of x. Dito. Okay? So, magkakaroon tayo ng g of f of 3, which is also equal to g of negative 4. F of 3 is equal to negative 4. Okay, g of f of 3 is equal to g of negative 4 is equal to negative 4 squared. So, pinaltan lang natin lahat ng x dito ng value ng f of 3, which is negative 4.
So negative 4 squared plus 4. Negative 4 times negative 4. Negative times negative, positive. 4 times 4, 16. Okay, and then simplify. Meron tayong dalawang constant. 16 plus 4, that will give us a value of 20. So, ang output natin, ang final answer natin para sa G of F or G composed of F of 3 is G of negative 4 is equal to negative 2. So, same lang yan. Ito, itong part na to, same lang dito. Equal lang yan. Itong part na to, of course, same lang dito. Kasi yung negative 4 naman, equal lang din yan kay F of 3. So, si F of 3, so G of F of 3 equal lang kay G composed of F of 3. So, this will be the final answer. G of negative 4 is equal to 20. Okay. So, calculator technique again para makasabay. Ayan, so start tayo from the beginning. Given that f of x is equal to 5 minus 3x and g of x is equal to x squared plus 4, find f composed of g of 3. Ah, tapos na pala tayo dun. Dito na tayo sa g composed of f of x. So, na-calculator technique na natin yung isa. Ngayon naman dito tayo sa g composed of f of 3. Okay, anong uunahin natin? Of course, yung input muna. So, kailangan muna nating i-determine yung value ng input at a certain value of x, saka natin siya i-substitute doon sa isa pang function. Okay, so in this case, g composed of f. So, si f yung ating input kasi siya yung nasa kanan. Tapos, i-substitute natin siya sa function na nasa kaliwa. Okay, so ang input natin ay f of x. Ito lang, kunin mo lang tong 5 minus 3x, which is yung f of x natin. So 5 minus 3 alpha x, or alpha close parenthesis. After you write that function, yung function mo as your input, click calc. Okay, tapos tatanungin ka kung ano ba yung value ng x. What is your x? Meron dyang x question mark. So, indicate mo lang na ang value ng x natin ay 3. As stated, of course, sa ating given. So, 3 equal. Yon. Magkakaroon tayo ng f of 3 na equal kay negative 4. So, negative 4, then na-solve natin siya manually, negative 4. So, our answer is correct. Next one. For, ito na yung i-input natin. Ito na yung value ng f of 3. Input naman natin ito sa loob ng f of, sa loob ng g of x. Okay, ano ba yung g of x natin? X squared plus 4. So, that is our g of x. And before this, na-solve natin yung f of 3 na negative 4. So, kung natatandaan nyo siya, pwedeng i-write nyo siya kapag tinanong kayo ng kung ano yung value ng x, or pwede ring answer kung siya yung sinolve nyo before this one. Okay? So, calc, pwedeng answer, ito yung sinasabi ko, pwedeng pindutin nyo yung answer or pwedeng i-type nyo yung mismong nakuhang answer kanina, which is yung negative 4. So, equal lang. That will give us a value of 20. So, that is our final answer. Pag nag-practice kayo ng nag-practice, mas bibilis kayo dyan. Kasi madali lang naman. Type mo lang yung input, yung function ng input. Tapos, calc, lagay mo yung value ng x equal. Hindi ka na mag-evaluate. Si calculator na yung mag-evaluate nun. And then, after that, type mo naman yung function na pag-inputan. Tapos, calc lang ulit, answer equal. Okay, so this is our final answer. G of negative 4 is equal to 20.
Okay, let's proceed with the next example, example 3. For our third example, given that f of x is equal to 5x squared minus 6, find f of 1. So in this example, we can see na hindi naman pala necessary na kailangan meron kang dalawang function para makapag-perform ng composition of function. So, ang isang function ay pwedeng maging function of itself. Okay? Ang isang function pwedeng maging input niya, yung sarili niya. So, ganun yung sinasabi dito sa example natin na ito para sa example number 3. So, given that f of x is equal to 5x squared minus 6, find f of 1. Okay, meron involved na tatlong f of x dito. Una, this one. So, gawin natin siyang... Una, this one. Tapos, yung pangalawang f of x mo, yung orange, na meron kang input na f of 1. And then, yung pangatlo, f of x mo pa rin na merong input na f of 1. Okay, so isa-isahin mo yan. Unahin mo na sa input, tapos yung sumunod, tapos yung pangatlo. Ganon yung pag-evaluate natin dito sa concept of functions. Ganon lang din naman yung ginagawa natin sa pangalawa. Inuuna mo yung input, i-evaluate. Katulad nito, kinuha muna natin yung f of 3, which is negative 4, saka mo siya in-input dun sa g of x. So, ganun lang din dito, kahit tatluhan to. Unahin muna natin yung nasa pinakaloob, which is yung f of 1. And after that, yung f of 1 na yun, i-substitute natin dun sa orange, dun sa pangalawa. And after that, makuha natin yung result nun, i-substitute ulit natin sa f of x. O kung may pang-apat pa na f dyan, o di pag nakuha mo yung result nitong pangatlo, i-substitute mo dun sa pang-apat. Pero in this case, tatlo lang naman. So hanggang tatlo lang yung substitution ng final answers na gagawin natin. So unahin natin itong magenta, f of 1. So if x is equal to 1, saan nga natin nakuha itong x is equal to 1? Here, indicated na siya na 1 ang value ng x. So write the given f of x is equal to 5x squared minus 6, tapos substitute yung 1 sa lahat ng x dito sa f of x. F of 1 is equal to 5 times 1 squared minus 6 times 1. Simplify lang, 1 squared, 1 lang din naman yan. Negative 6 times 1, negative 6. So we will have 5 minus 6. So 5 minus 6, parehong constant, pwedeng isimplify. 5 minus 6 will give us a result of negative 1. So ang value pala ng f of 1 natin, this one, is negative 1. So pwede na natin siyang i-change para mas malinaw. Yan, tapos na tayo. Dalawa na lang. So ito naman, dito naman tayo sa orange. f of 1, wherein yung f of 1 natin, na-solve natin na negative 1. Okay? So, write ulit yung function. So, x to. F of x is equal to... Wala muna nito. F of x. Ayan. Is equal to 5x squared minus 6. X, write muna yung given. And after that, nandito na tayo sa pangalawa. I-substitute mo itong f of 1. So, this is f of 1. F of 1 is equal to negative 1. So, magsasubstitute tayo dito sa f of x ng negative 1. So, f of negative 1 is equal to 5 times negative 1 squared minus 6 times negative 1.
Evaluate, simplify. Negative 1 times negative 1. Negative times negative, positive. 1 times 1, 1. So 5 times 1, 5. And then negative 6 times negative 1, that will give us a value of positive 6. So 5 plus 6, 11. O yun pala yung magiging value nitong part na to. F of 1. This is equal lang pala sa 11. So magkakaroon tayo dyan, lastly, ng evaluation na F of 11. Okay, so meron na tayong this one sa loob ng F of X ulit, wherein yung result ay ito. Tapos yung pangatlo natin, F of 1, ganun lang din. Equal siya dito sa F of X squared plus minus 6X. Okay, so F of X pa lang din to. Dito natin isa-substitute B. Dito natin isa-substitute sa X na ito yung F of negative 1 or F of 1. Okay, so F of 11 is equal to 5 times 11 squared minus 6 times 11. So 11 squared, 121, 6 times 11, negative 6 times 11, negative 66. Simplify lang, 5 times 121, 605 minus 66. 605 minus 66, that will give us a value of 539. So this will be our final answer. F of 11 is equal to 539. So F of 1. Is equal to 539. So this is our final answer. F of 1. So yan yung hinahanap kanina. Na nasolve natin na may value na 539. Okay. Ayan, sige. So ganun lang mag-evaluate ng function sa loob ng sarili niya. Calculator technique. Let's go for that. Thank you, Mr. Egaran, for informing me. Calculator technique tayo para dito. So, mas madali ito kasi isa lang yung function. So, write mo lang yung function natin, 5x squared minus 6x. Ito yung f of x natin. Then, evaluate mo muna yung umpisa, yung nasa pinakaloob, f of 1. So, calc, ano yung value ng x? Tatanungin sa'yo ng calculator, x is equal to 1. So, pindutin mo lang 1, equal. So, ayun, nakuha na kagad natin yung value ng f of x kapag ang value ng x mo ay 1. So, negative 1, negative 1. Nasolve natin manually, na-confirm ng calculator. So, tama. After that, ito pa rin naman. Hindi naman nagbago yung function natin. So, wala tayong babaguhin dyan. Click ulit yung calc. Tatanungin ka, anong value ng x? Answer. So, kung ano yung answer natin kanina, yun yung i-input na niya dito kay f of x. So, nasa pangalawang f of x na tayo. Answer, itong negative 1 yung i-input niya. That will give us a result of positive 11. So, positive 11 para dito sa second part ng f of x. So, tama, correct. And then, para sa pangatlo, sa pinakadulo, ganun lang din, hindi naman nagbago yung function, calc. Tapos, answer lang ulit. So, yung 11 naman, yung answer natin previously, yun yung mai-input doon sa function natin na f of x. So, answer equal. Ayan na. 5
3, 9. So that is our final answer. So paano pagka pinahanap ka pa nung pang-apat? F of 1. Paano pag ganun, pang-apat na? O edi ganun pa rin. Pindutin mo lang yung calc, then answer. Ito na yung pang-apat. Pang-lima, calc, answer lang din. Yun yung pang-lima. Pang-anim, calc, answer. Yan. And so on. Kayang-kaya mo nang kuhanin kahit ilang F of, etc. yan. Okay? So that is it for the examples of composition of function. Kung may question pa kayo, you can raise it para masagot natin habang present pa si ma'am dito. Kung wala, let's have a 5-minute break. Yun yung nakakalimutan ko ibigay sa inyo madalas. I'm so sorry. So before we proceed to the real-life applications of evaluation of functions, let's have a 5-minute break. Kung may question kayo, you can ask me about that. Okay. So break muna tayo.
Okay, let's continue. Let's continue. Dito na tayo sa real life applications of evaluation of functions. So ano bang gagawin natin dito? Sa application of evaluation of functions, ganun lang din. Katulad lang din ng ginawa natin last time, evaluation of functions, pero may mga madadagdag na steps. So, application of evaluation of functions. For the application of evaluation of functions, we consider the following condition steps. So first, a real world situation is given. In a word problem, okay, and then next one, write a function to model the problem. So in this part, magvavary yan kasi pwedeng bigyan ka ng real world situation tapos meron ng corresponding function. In that case, hindi mo na kailangan gumawa or mag-interpret ng sarili mong function para dun sa situation na binigay. Pero kung in some problems, meron din namang binigyan ka ng real world situation, meron kang mga conditions doon, ikaw yung mag-i-interpret kung ano yung function na gagamitin mo for that. So, pwedeng meron, pwedeng wala. Pero kung wala, write a function to model the problem. Dito naman sa ating GenMath, hindi naman tayo magdidig sa very deep na word problem since itong application of evaluation of function natin is added lang kasi medyo maigsi yung mga modules natin. In-add ko lang ito para meron tayong kaalaman kung paano mag-apply ng mga sinosolve natin in real life situation. So ano bang gagawin natin? After reading the given na real world situation, interpret it using function. So kung meron ng function, wala ng problema, yun na ang gamitin. And then, for the third ones, evaluate it for a particular situation or value. So ganun lang din, evaluation tapos simplification, final answer. Kung meron binigay na value, certain value, or certain situation dun sa general na real world situation na binigay, o dun sa na-composed mo na function para dun sa word problem, i-evaluate mo siya using a certain given value of your x if you made it as a function of x. Okay, so ganun lang yung gagawin natin. Yung sa pag-evaluate naman natin ng function sa mga word problems, mostly addition, subtraction, multiplication, division, so mga ganun lang. Kung merong mga e of x, something like that, ay i-given na natin yon sa function ng word problem. Hahanapin nyo na lang yung kung ano yung isa-substitute nyo. Okay. We have a table of keywords here. Addition, subtraction, multiplication, division, and equal. So dito sa ating table, meron tayong mga keywords na gagamitin para malaman natin kung ano yung operation na i-apply natin in a certain word problem. So para sa addition, meron tayong sum, plus, yan, more than, greater than, older than, increased by, added to, in addition, and combined. So marami pa itong iba't ibang keywords para sa word problem, pero ito yung gagamitin natin. So, wala kayong makikitang problem na ibibigay ni ma'am na wala dito sa mga keywords na ito. Kasi marami pang iba yan. Ito na yung kinuha ni ma'am para meron tayong base. Hindi na tayo maliligaw. Kaya sa mga word problems na ibibigay sa inyo, wala kayong makikita na hindi makikita dito. Okay? So, hindi nyo naman kailangan itong sauluhin lahat. Familiarize yourselves lang dito sa mga keywords na ito. Ayan, so para sa subtraction, meron tayong left, less, minus, less than, fewer than, younger than, decreased by, difference, and subtracted from. Then para sa multiplication, of, twice, triple, each, times, product, and multiply.
division per out of ratio of. So pag may mga nabasa kayong ganyan sa word problems, alam nyo na kung anong gagamitin yung operations. So average, split, then sa equal, is, are, was, where, will be, gives, yields, sold for, cost, or for. Okay, so let's proceed with the first example for the application of evaluation of functions. Example number one, Mark charges 100 pesos for an encoding work. In addition, he charges 5 pesos for each page of printed output. Okay, sa mga hindi nakasabay, si Mark daw ay nag-encode. Yun yung trabaho niya, encoder. So sa bawat trabaho daw niya, sa mga ina-encode niya, nagpapabayad siya ng 100 pesos. So walang condition, pag nagpa-encode ka, kahit anong type ng i-encode, 100 pesos yung ibabayad mo kay Mark. Tapos may nakalagay na sumunod. In addition, he charges 5 pesos for each page of the printed output. So bukod daw dun sa pina-encode mo na 100 pesos, pag daw nagpa-print ka pa sa kanya, mag-a-add ka daw ng 5 pesos sa kada page. Okay, yun yung sinasabi dito sa example 1. For letter A, find a function of x. Find a function f of x where x is represented by the number page of printed output. And yung B, how much will Mark charge for a 55-page encoding and printing work? Unahin natin si A. Find a function f of x where x represents the number page of printed output. Hanapin daw natin yung function f of x. Kapag nilet natin yung, sige, punta tayo dito. Kapag nilet natin yung x as the number of page ng mga ipinaprint. So solution, let x is equal the number of page of printed output. And then, tanggalin muna natin to. And then, ano pa yung isang condition? Meron pa tayong isang value. Mark charges 100 for an encoding work. So Mark's charge for an encoding work is equal to 100 for an encoding work. So walang ibang condition, constant na 100 pesos. Basta kahit anong ipa-encode mo sa kanya, mag-charge siya sa iyo ng 100 pesos. So pwede natin siyang i-write dito, constant naman siya, wala siyang ibang condition. So sulat mo yung 100. Then may sumunod na statement. In addition, he charges 5 pesos for each page of printed output. So in addition, meron tayong isang keyword dito. Hanapin nyo dito sa keywords natin. So in addition, this one sa addition. Ayan, in addition. So magkakaroon tayo ng operation dito na plus. Addition. Ayan. In addition, he charges 5 pesos for each page of a printed output. So alam natin na itong page of printed output is our x. Okay? Ayan. Let x is equal to the number of printed output. Ano yung magiging operation between this value, 5 pesos, and then our x, which is the number of page of printed output. So sabi kasi, sa bawat page daw ng ipapaprint mo kay Mark, magdadagdag daw siya ng 5 pesos. So hanapin natin, 5 pesos for each page. So ano yung magiging operation ng dalawa? Hanapin natin yung each. Dito sa multiplication, meron tayong each. Ayan. So, ibig sabihin pala, yung operation between our value 5 and yung x natin, which is the number of printed outputs, yung page, is multiplication. So, magkakaroon tayo na plus 5 times x. Okay, it makes sense naman kasi sa bawat page, magdadagdag
si Mart ng 5 pesos. Okay? So therefore, this will be the answer for our letter A. Find a function f of x where x represents the number of page of printed output. So ito yung printed output natin, then ito yung magiging total na charge ni Mark. So ito yung fixed na bayad para sa encoding work, which is 100 pesos. Tapos, mag-a-add ng 5 pesos sa bawat page na ipapaprint sa kanya. So, ganun yung pag-represent natin ng word problem na ito sa function of x. Okay, okay na tayo sa letter A. Letter B, how much will Mark charge for a 55-page encoding and printing work? O, magkano daw yung magiging total charge kapag merong work si Mark na encoding tapos nagpa-print sa kanya ng 55 pages. So, anong gagawin natin? Let X is number of printed output, ganun pa rin, katulad nung ginawa natin dito kanina. And then, X is equal to 55. So, sabi naman natin dito, X is equal to the number of page of printed output. Kaya yung sabi dito sa B natin, 55 page. So, X will be equal to 55. Okay? Tapos, gagamitin mo yung function na ginawa mo kanina, yung pag-interpret mo sa word problem natin. So, f of x is equal to 100 plus 5x. Okay, sulat lang din natin yan dyan. F of x is equal to 100 plus 5x. Tapos, isubstitute mo lang yung value ng x, which is 55. Isubstitute mo yung 55 sa lahat ng x doon sa f of x na ginawa natin. So, f of 55 is equal to 100 plus 5 times 55. So, magcha-charge daw si Mark ng 5 pesos sa bawat page na ipiprint niya. In this case, meron tayong 55 pages na ipiprint times 5 para makuha natin kung ilan yung total nun. So, 5 times 55, we will have 275. So, sa printing work pa lang ito, itong 275 plus, of course, yung encoding work, which is constant or fixed. Wala namang ibang condition. Basta magpa-encode ka lang sa kanya, magbabayad ka ng 100 pesos. So, 100 pesos plus 275 pesos, the total charge is 375 pesos. Okay. So, pwede rin natin yung e-calculator technique. Kahit dyan sa simpleng evaluation of function na, kayang-kaya na yan. So, on 100, ang function natin, f of x is equal to 100 plus 5x. 100 plus 5x. After that, calc lang ulit, tapos indicate mo yung number, yung value ng x. Wherein yung x natin is the number of page of printed output. Wherein dito nga sa given 55 pages. So, lalagay natin dito, x is equal to 55, then equal. Yeah. Ito na kaagad yung ating final answer. 375. Sa calculo 375. Sa ating manual, so correct naman. So, ayun yung ating example number 1. Let's proceed to the example number 2. Ito naman, as you can see, meron na tayong given na function. So, hindi na kailangan mag-alala. Substitution na lang ito. Under certain circumstances, a virus spreads according to the function p of t is equal to 1 over 1 plus 15 times 2.1 minus 0.3
t raised to negative 0.3t, where pt is the proportion of the population and the virus t days after the acquisition of virus started. Find p4 and p10 and interpret the results. So dito naman, huwag kayong magpanik sa mga words. Ina-explain niya lang kung anong ibig sabihin ng equation. So ito daw, yung pt daw, yun daw yung proportion ng population. And yung t naman daw, days after the acquisition of virus started. Okay, ngayon, ang pinapahanap sa'yo, yung P4 and P10. So, magsasubstitute ka lang ng 4 sa lahat ng T dito sa equation. And yung pangalawa, magsasubstitute ka lang ng 10 dito sa ating equation, sa lahat ng T. Okay, dito tayo sa first one, P of 4. So, P of 4, if T is equal to 4, of course, write your given and then substitute. P of 4 is equal to 1 over 1 plus 15. So, nire-write lang natin, papaltan lang natin ng 4 yung mga t. So, after that, evaluate. Pwede nang evaluate to sa calc para diretso na. Or kung kaya nyong i-simplify manually, pwede naman. Pero kung ganito, sige, i-calc na nyo na. Yan. Then, magka-come up kayo sa ganito. 1 over 1 plus 6.16. Kung pwede pang i-simplify, i-simplify. Ayan. Substitution lang talaga and evaluation yung ginawa natin pagka meron ng given na function. So, P of 4 is equal to 1 over 7.17. And then, para sa second part, P of 10, P of 10, T is equal to 10. So, substitute mo lang lahat ng ang 10 sa lahat ng T. Kakaroon tayo ng P of 10 over 1 plus 15. So, rewrite lang tapos paltan lang ng T. Ng 10, lahat ng T. Okay? So, evaluate. Pwede nang i-calculate pag ganito. Kung kaya naman na ituloy, sige, ituloy nyo lang. Hanggang sa makakuha na kayo ng pinakasimple niya na form, P of 10 is equal to 1 over 2.62. So, ayun lang. Yung ating application of evaluation of functions, meron tayo again dalawang types. Meron given na yung function and meron naman na ikaw pa yung magpo-form. So sa pagpo-form, titingin lang kayo dun sa keywords kung ano-ano yung operation na gagamitin ninyo. Okay, may question ba kayo about sa diniscuss natin entirely for today? Do you have any more questions? Kasi we are done for the application in the compositions of functions. So kung may question kayo, I'm here. Kung wala naman, thank you for your time. That is it for our discussion for today. Calculator technique naman natin ito. Yes, o ito naman. Calculator technique din natin. May extra time pa naman yata tayo. 11:30. Okay. Sige, calculator technique tayo para dito sa example number 2. Ayan. So, binigyan tayo ng function. Isulat natin siya. 1 over 1 plus 15 times 2.1 raised to negative 0.3x. So, t, x na lang din yung gamitin natin dyan. Same lang naman yan. Variable. Ang pinapahanap sa atin ay P of 4 and P of 10. Pareho ba ng function na gagamitin para sa P of 4 and P of 10? Class, pareho ba? Apo. Yes. Okay, so may nag-like, may nag-answer. Thank you.
So since pareho naman, pwedeng itong function na sinulat natin sa calculator natin, yun na lang gagamitin natin para dito sa dalawa na hinahanap. E pag nagka-calculator technique tayo, si calculator na mismo yung nag-e-evaluate. Maglalagay lang tayo ng function, tapos mag-i-indicate lang tayo ng value nung variable sa loob niya. So since nasulat na natin yung ating function, pindutin mo lang yung calc, tapos yung una, P of 4, yung magiging value ng T mo ay 4. So tinatanong ka kung ano yung value ng X. X yung ginamit natin na variable dito imbis na T. So ilagay mo lang, type mo lang, or i-click mo lang 4. Then equal. So magkakaroon tayo ng final answer. Ano bang final answer natin dito? 1 over 7.17. So ayun yung final answer natin. Kung iaano mo to, kung i-simplify, 1 over 7.17 is T. Ayan, 0.139. So same lang yung sagot. Ganun lang yung ginawa natin. Ayan, 1.1397. O dito, 0.1397. So ganun lang din, same lang yung nakuha natin. And for the next one, same function lang din naman. So nandyan pa rin, nandyan yung function natin. Huwag niyong i-on ha kapag ka meron kayong ganito. Halimbawa mag tatry kayo ng ibang calculation katulad ng ginawa ko kanina, yung 1 over 7.17. Hindi ko naman siya inon or dinelete something. Pwedeng AC, pero I suggest i-type nyo na lang. Yan, 1 over 7.17 para hindi madidelete yung function na sinulat nyo kanina. And after that, okay na tayo sa P of 4, nakuha na natin. Same function lang din naman, ang mag-iiba lang is yung T. So calc lang ulit, tapos yung T natin which is equal to 10. So T equal to 10, type mo lang 10, equal. So yan, ito yung magiging answer natin, 0.3817. Okay, so check natin, 1 over 2.62 equal, ayan, 0.38 lang din. So equal siya, 0.3817. Tapos dito sa manual computation natin, 0.3817 din. Okay, so yun lang. Pagka binigyan kayo ng isang function, tapos pinahanapan sa inyo ng dalawang result, katulad nito, magkaiba lang yung input niya, pero pareho naman yung out, pareho naman yung function, pwede nyong gawin yun sa calculator. Mas mabilis. Mas mabilis nyong makikita yung mga answers. So kung meron pa, pwede ulit gamitin itong function na ito. So halimbawa, calculate P of, unlimited na siya, P of 2. O meron ka ng sagot sa P of 2. O calc ulit, P of 6. Meron ka ng answer sa P of 6. Okay, may questions pa ba kayo? Yung tinuro ko sa inyong calculator, yung pina-download, sinuggest kong i-download, ito lang din yun, yung ginagamit ko dito sa ating lecture. So kung wala kayong calculator, hindi naman kayo maiiwanan sa calculator techniques natin kasi meron tayo application for that. So that's free naman, wala naman yung bayad. Okay, if you have no questions anymore, thank you for your time. Thank you for listening. Okay lang ba kayo? Thank you po, ma'am. Gets nyo ba? Sana gets nyo. Kung may question kayo, message nyo lang ako. I will reply as fast as I can. Thank you. Thank you po, ma'am. Good
Salamat po, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, po. Thank you, po. Thank you, po.